Hello guys, isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Medyo binabagyo po tayo ngayon. Kasano po yung dumadaan po si... Ayan, nag-brown out. Ay, nag-brown out ulit. Ano ba yan? Kasano po yung dumadaan si Tisoy. Wait lang. Ayan, namatayan ako ng ilaw. Nag-brown out. Apat na beses na patay-sindi. So, siguro... Hindi ko na muna ito itutuloy, mamaya na lang. Pero meron po tayong emergency light, yun lang po ang meron tayo ngayon. So, wala po talagang pag-asa. Mamaya na lang po natin itutuloy ito. Kasalukuyang dumadaan po si Tisoy. Ang pinakamalakas na bagyo ngayon, 2019. Ay guys, nandito tayo sa may bintana ngayon kasi may brown out. Nagka-brown out. Nagka-ilaw, nagka-brown out, nag-ilaw ulit, ngayon patay na naman. Nandito tayo sa may bintana. Dumadaan ngayon si Tisoy. It's almost 1 o'clock, 10 minutes to 1 o'clock. Hindi naman siya masyadong malakas. As you can see, yan po ang labas namin. Pero, ang lamig ng hangin. Hindi siya kalakasang bagyo, pero sana sa buong bansa ganito rin, pero I doubt may mga lugar na sinasalanta talaga ng bagyo, so mag-iingat lang po kayo. Ang katinang-ilang ko ayun, maya-maya pag stable na yung ilaw, pwede na tayong mag-proceed sa ating project kasi hindi naman pwede tumigil ang buhay. Kailangan dire-diretso lang. So, dito sa amin, pag walang ilaw, wala rin tubig. Kaya, nung kanina nag-start palang lumakas yung ulan, nag-ipon na kami ng tubig na panduto. Though, meron kaming panggamit sa banyo, good for one day lang siguro yon, since dalawa lang naman kami dito. Good for one day, two days, pwede carry pa, konting tipid-tipid lang. At nag-ipon na rin kami ng panluto. Ang ginawa ko kasi, ang bigasan kasi namin is balde. Yung malaki siyang balde, pero maliit siyang drum. Alam niyo yun? Tinanggal namin yung bigas, nilagay muna sa plastic bag, then nilagyan namin ng tubig. Tamang pagkatapos lang namin lagyan ng tubig, namatay ang kuryente, so nawala na ng tubig. So, at least, girls scout pa rin ang lola nyo. Yun. Ayan. Sana lahat safe. Dito sa amin, hindi masyadong ano, kahit na nag-undoy, hindi masyadong na-damage ang lugar namin. Though, nahirapan kami noon sa dahil nawala ng ilaw ng 5 days or 1 week. Yun lang yung pinakamalaki naming hirap nung nagundoy. Pero overall, hindi masyado. Hindi kami masyado na-apektuhan. Pero sa ngayon, mahina pa ito kung tutuusin ko. Ipo-compare mo kay undoy. Mas mahina itong bagyong ito. Pero sana, huwag naman lumakas ang hangin or alam nyo na, sa Pilipinas ngayon, nagkakaroon na rin ng ipo-ipo. Sana huwag ganon. Pray lang tayo lalo. Okay? So, hello guys. Ayun nga. Bali, pagbagyo, natuto na kami mula nung nag-undoy. Nag-prepare na kami ng paper cups, paper plates, para less ng hugasin kasi pag nawalan kami ng kuryente, katulad ngayon wala ring tubig, so meron kaming mga pagkain sa ref. Ang ref naman namin is medyo hindi naman masyadong nabubuksan kasi dadalwa nga lang kami. Ayun nga, hindi masyado nabubuksan yung aming ref kasi dadalwa lang kami, so yung mga frozen goods, siguro kahit 2 days yun, hindi pa siya masyadong mag-throw. Basta hindi lang bubuksan yung ref. Um,
meron naman kami mga noodles, dilata. So, kung sakali mang magtatagal, kaya pa namin makasurvive ng 1 week. Meron naman tindahan sa harap in case na kulangin. Kaya lang sa ngayon, ang dami nang namimili ng ano, ng mga pagkain nila. Siguro ina-expect nila na magtatagal or yung iba hindi pa nakapag-prepare. Kasi kahapon kansilado ang klase, pero hindi naman siya umulan maghapon. Then kagabi lang siya ng mga alauna nag-start mag-ulan-ulan. Pero hindi siya ganun kalakas. Ngayong umaga lang siya medyo bumongga. At eto, medyo lumalakas na yung hangin niya. At tuloy-tuloy na yung ulan. So, ayan. Meron kami supply. At ang aking doggy. Ang aking doggy makulit. Yan, may supply na rin yan. Siyempre, hindi pwede magugutom si Jack-Jack, diba? Hindi pwede magugutom si pangit kong aso. Ayun. Yun nga lang, alam nyo na, ang aso pag umuulan, bumabantot. Bumabantot sila. Hindi ko alam kung bakit. Oo, mabantot ka. Mabantot ka kaya. O, ba't ako inaamoy mo ikaw itong mabantot? Ayan siya. Super duper kulit. So, chat-chat lang muna tayo. Kasi hindi pa tayo makapagod. Walang ilaw. Sana hindi magtagal. May project ako sa Fari Team Cake. Kung hindi mapapalpak ang video ko, may isi-share ko sa inyo. Kasi karaniwan, kaya hindi ko na isi-share. Akala ko okay yung pagkaka-record ko. Eh, kadalasan out of range. Hindi nakikita. So, parang useless kung i-share ko pa sa inyo. Ayun nga. Medyo boring tong araw na to. Pero ingat-ingat lang po, mga kababayan natin, lalo na po sa sentro ng Bagyo. Mag-ingat po tayo. Magdasal po. Sana safe all. Okay, bye-bye again. Hey guys, it's 7:20 na. Nagkaitaw na rin kami around mga 5 siguro. Tapos, yun, nakaligo na kasi nagkatubig na, may ilaw na, may tubig na, at lumipas na rin si Tosoy. So, I hope everyone is okay. Shadam po ako. Ayun guys, it's 9, almost, oh no, past 9:30. 9:35 na po. Wala nang ulan, wala na rin, medyo umaano-ano rin ang hangin. Pabugso-bugso yung hangin, pero wala na masyado. So mag-start na rin po ako ng work. So nangyari ngayong araw na to is plain vlog lang, talk-talk lang tayo. Then tomorrow siguro isi-send ko sa inyo or yung mga projects ko na gagawin. So standby lang po and abang-abang lang. So if you like this video, please like and subscribe. Hit nyo na rin po ang notification button para manotify kayo every time na mag-post ako ng vlogs. So, bye-bye! And have a safe night. Sa mga nasa lanta po ng bagyo, lakasan lang po natin ang loob natin. Total, mga Pilipino naman po tayo. Tayo naman po yung magagaling talaga sa ganito mga kalamidad. At hindi po natin ito na nasusukuan. So, have faith. And always pray. Bye-bye. And God bless everyone.